Magandang umaga! Hi! Ako si Ma'am Connie mula sa Las Piñas National High School, Maine. At ang AP Hub ay muling nagbabalik upang samahan kang tuklasin ang kasaysayan ng Asia. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay sasamahan muna tayo ng mga AP Hub educators na si Ma'am Nancy at Sir Amir para sa isang balik-aral. Handa ka na ba? Sa nakaraang aralin, ating tinalakay ang katangian piskal ng Asia. Maaari mo bang sabihin ang sakop ng lupain ng Asia? Tama! Sakop ng kontinente ng Asia ay tatlong bahagi ng lupain ng daigdig na humigit kumulang sa 44,486,104 kilometro kwadrado. Maari mo bang ibigay ang kahulugan ng salitang vegetasyon? Tumpak! Ang vegetasyon ay katangian ng isang lugar batay sa uri at dami ng halaman na matatagpuan dito. Maari mo bang ibigay ang mga uri ng damo o grassland na mayroon sa kontinente ng Asia? Magaling! Ang mga iba't ibang uri ng damo o grassland sa kontinente ng Asia ay ang una, steppe, prairie, savanna, taiga, tundra, rainforest, at ang desierto. Matapos tayo magbalik-tanaw sa mga nakaraang aralin, magtungo naman tayo sa paksang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa bahagi ito, iyong mailalarawan ang mga likas na yaman na matatagpuan sa Asia. Handa na ba kayong alamin ang likas na yaman ng Hilagang Asia? Tara, samahan niyo akong tuklasin ang rehiyong ito. Matatandaan sa nakaraang aralin, ang rehiyon ng Hilagang Asia ay nakararanas ng klimang Central Continental o mas mahaba ang taglamig kaysa sa tag-init. Dahil sa matinding lamig sa rehiyon na ito, ay halos walang puno o kakaunting puno lamang ang nabubuhay sa rehiyon na ito. Ngunit, sagana naman ang rehiyon na ito sa yamang lupa, yamang tubig, at lalong-lalo na sa yamang mineral. Ang rehiyon ng Hilagang Asia ay may malalawak na damuhan na mainam na pagpastula ng mga alagang hayop, karaniwang nagtatanim sa mga lambak-ilog at mababang burol ang mga taga-Hilagang Asia. Kaya naman, itinuturing na yamang lupa sa rehiyong ito ang mga pagkaing butil na kanilang tinatanim tulad ng cotton seed na kung saan ang buto nito ay maaaring gawing oil at ang cotton ay maaaring gamitin sa paggawa ng mga damit. Kilala ang bansang Uzbekistan sa pinakamalaking tagapagluwas ng cotton seed sa buong daigdig. Kilala rin ang rehiyon na ito sa pagtatanim ng palay, trigo at barley. Sila rin ay nag-aalaga at nagpaparami ng mga hayop tulad ng baka at tupa upang magkaroon ng mga produktong lana, karne at gatas. Karaniwang matatagpuan sa mga ilog at lawa ng Hilagang Asia ang isang kilalang isda na tinatawag na sturgeon. Ang sturgeon ang pinakakilalang yamang tubig ng Hilagang Asia sapagkat ang itlog ng sturgeon ay ginagawang caviar at ang caviar ay nagkakahalaga ng 3,000 piso o higit pa
bawat 30 gramo nito. Kilala rin ang rehiyon ng Hilagang Asya sa mga yamang mineral na matatagpuan dito, katulad ng ginto na kung saan ang bansang Kyrgyzstan, Uzbekistan at Tajikistan ang pinakamalaking tagapagdeposito ng ginto sa buong mundo. Ang paghahango ng langis at natural gas ang pangunahing industriya ng bansang Turkmenistan, na kung saan ang natural gas ay karaniwang ginagamit sa pagluluto. Ang bansang Kazakhstan naman ay kilala sa pinagkukunan ng carbon at chromite sa Asya. Ang carbon ay tinatawag ding uling. Matapos niyong malaman ang mga likas na yaman ng Hilagang Asya, atin namang tuklasin ngayon ang mga likas na yaman ng Kanlurang Asya. Pag-uusapan natin ang mga likas na yaman na mayroon sa Kanlurang Asya. Makikita natin sa larawan ang mapa ng Kanlurang Asya at ang mga bansang bumubuo dito. Ano-ano nga ba ang mga likas na yaman na mayroon sa Kanlurang Asya? Bansang Saudi Arabia ay tinuturing na may pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo sa buong daigdig. Meron din naman mga bansang sagana sa langis tulad ng Iran, Iraq, United Arab Emirates or UAE, Kuwait at Oman. Sagana din ang Kanlurang Asya sa Tunso, bauxite, phosphate, trigo, barley, at iba pang mga prutas. Ang bansang Iraq ay kilala naman sa kanyang puno at bunga ng dates. Ang Israel naman ay kilala sa kanyang puno at bunga na tinatawag na dalandan. Ang pagsasaka at pagkahayupan ay isa din sa kanilang hanapbuhay o pinagkakitaan, lalo na sa mga bansang Iraq, Iran, Syria, Saudi Arabia at Turkey. Ano-ano nga ba ang mga likas na yaman ng Timog Asya? Halika at samahan mo akong tuklasin. Ang pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao sa mga bansang nabibilang sa Timog Asya. Bagamat may mga pananim na tulad ng gulay, jute, trigo at tubo, ang palay ang tinuturing na mahalagang produkto ng rehiyong ito. Itinuturing na pinakamahalagang likas na yaman sa India ay ang lupa na tinatayang may 54% na maaaring bungkalin at nabiyaan ng higit na mga kapatagan at lambak na pinagyayaman ng mga ilog ng. Indus, Brahmaputra at Ganges. Malaki rin ang reserba ng karbon at bakal sa bansang ito. Ang Afghanistan naman ay tanyag sa pagkatanim ng opyo, bagamat ito'y pinagbabawal ng kanilang pamahalaan.
nag-aalaga ng hayop tulad ng tupang karakul. Mahibigit kumulang na 27% na yamang gubat na matatagpuan sa mga gulod o matataas na puok ng bulubundukin ng Himalayas sa Nepal. Sa mga baybaying gubat ng Pakistan ay matatagpuan ang mga gubat bakawan. Ang Indian Ocean sa rehiyong ito ang nagsisilbing tagatustos ng iba't ibang yamang dagat kung kaya't malaki ang kapakinabangang nakukuha nila mula rito. Ang ilan sa mga pangunahing yamang mineral ng Timog Asya ay ang asin, batong apog, bakal, gypsum, carbon, langis, natural gas at tanso. Nais niyo bang malaman ang pinagmamalaki likas na yaman ng Silangang Asya? Halina at makinig! Mga likas na yaman na matatagpuan sa Silangang Asya. Ang Tibet, China, at South Korea ay mga bansang mayaman sa depositong mineral. Ang bansang China din ang may pinakamaraming reserba ng antimony, tungsten, at magnesium sa buong daigdig. Mayaman din ang China sa reserbang karbon na kung saan umaabot ng 115 bilyong metriko tonelada, isa sa pinakamalaki sa daigdig. Mga anyong lupang matatagpuan sa Silangang Asya? Ang talampas, ang kabundukan, ang lambak ilog, at ang prairies sa Mongolia. Ang bansang China din ang nangunguna sa produksyon ng palay sa buong mundo. Sakop din ito ang 7% ng lupain sa buong mundo ay maaaring bungkalin at palay ang pangunahing pananim. Iba pang pananim sa China, ang trigo, mais, oat at kaulyang. Ang kaulyang ay ginagamit sa pagkain ng mga alagang hayop at ginagawa ding alak. Mga pananim sa ibang bansa sa silangan. Ang sugar beets, ang patatas, repolyo, soy beans, bawang, red beans at mga prutas. Mga hayop na katuwang sa pagganap buhay, ang kalabaw, kabayo, yak, ang kamelyo at boriko. Mga yamang dagat na matatagpuan sa Silangang Asya, particular sa silangang bahagi nito ang flounder, ang cod, tuna or prawn, ang cuttlefish at sea crab. Sa ilog naman ng Yellow River, Nankang River at Pearl River ay matatagpuan ang carp, sturgeon at hito. Ngayon, atik to ngayon naman ang natatanging likas na yaman na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Unahin natin ang bansang ating kinabibilangan, walang iba kundi ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural. Bigas ang pangunahing ani ng ating bansa, na karaniwang inaani sa malawak na kapatagan ng Gitnang Luzon. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ang itinuturing na kabanang bigas ng bansa at ang Banawi Rice Terraces naman ang kilala at kahangahangang baitang-baitang na tanimang palay ng bansa.
Ang malawak na sakop na anyong tubig ng bansa ay nagtataglay ng 2,500 na uri ng mga isda. Ang iba pang yamang tubig nito ay binubuo ng mga corals, perlas, alimango at mga damong dagat. Maliban sa petrolyo, mayaman din ang Pilipinas sa nikel na minimina sa Surigao del Norte. Mayaman din ang bansa sa bakal na minimina naman sa Ilocos Norte. Kilala naman ang bansang Indonesia dahil dito matatagpuan ang mga di pangkaraniwang orkidya at giant rafflesia. Ang bansang Indonesia ay kabilang din sa mga bansang nagmimina ng ginto, tanso, nikel at tin. Ang Thailand naman ay kilala sa katawagan na Rice Bowl of Asia o Kaba ng Bigas ng Asia, bunga na masaganang ani ng bigas na nagmumula sa bansa. Karaniwang iniluluwas naman ng bansa patungong Estados Unidos, Japan, Canada at Australia ang mga black prawn, pink prawn, pusit at tuna. Ang Malaysia naman ay kilala sa kanilang produksyon ng granite at alluvium na karaniwang minimina sa Mount Kinabalu na matatagpuan sa Sama. Ang kagubatan naman ng Tamanigara na isa sa pinakamagandang kagubatan sa daigdig ay isang mahalagang atraksyon sa mga turista. Dito matatagpuan ang tapir o kilalang flat-headed cat, ang hornbill at ang flying squirrel. Tanyag naman sa bansang Myanmar ang lugar ng Mandalay na nagmimina ng mga mamahaling klase ng bato kung kaya't ito'y tinawag na City of Gems. Sa bansang Brunei Jerusalem naman, matatagpuan ang Belait na mayaman sa deposito ng liquefied gas. Ang bansang Singapore ay kilala bilang computer country, ngunit meron lamang silang limitadong lupain ng sakahan kaya sila ay naglinang ng agro-technology parks. Ang bansang Cambodia naman ay tahanan ng 120 uri ng hayop, 600 na uri ng ibon, at 2,300 uri ng mga halaman sa kagubatan ng Everglades. Ang bansang Laos naman ay kilala sa paggawa ng mga handicrafts dahil sa tanyag ng mga kagubatan sa kanilang lugar na naaagusan ng ilog Mekong. Sa bansang Vietnam naman, sila ay sagana sa mga limestone. Ang maburol na kagubatan naman ng East Timor ay masagana sa sandalwood at kilala rin bilang tagaluwas ng mga pinakamalalaking kawayan sa buong daigdig. Ito ang game show na swak sa inyong panlasa. Tiyak ang gigiliwan ng buong madla. Kanain ka matatakan sa umagang kay ganda. Ang tanong ng bayan, tell me, what is it? Ito ang mechanics ng ating laro. May nakahandang mga katanungan ng guro na magsisilbing inyong game master na kanyang babasahin. Tutukuyin o sasabihin ninyo ang bawat kaisipan, konsepto o terminolohiya na nakapaloob sa bawat tanong. Ito ang pangunahing produkto ng kanlurang Asya na iniluluwas lalo na sa bansang Iraq. Tama! Dates! Ito ang rehiyon na sagana sa palay na kung saan ang bansang China bilang nangunguna sa produksyon ng bigas sa buong daigdig. Magaling! Matatagpuan ito sa Silangang Asya. Ito ang rehiyon sa lupalop ng Asya na kung saan may malawak na kagubatan lalo na sa bansang Thailand at Myanmar. Tama! Ito ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ito ang rehiyon sa Asya
na sagana sa islang esturgeon na kung saan ang itlog nito ay ginagawang caviar. Mahusay ang hilagang Asya. Ito ang rehiyon sa kontinente ng Asya na sagana sa deposito ng langis, lalo na sa bansang Saudi Arabia. Tama! Ang kanlurang Asya. Ang likas na yaman ay isang biyayang galing sa ating Panginoon. Dito nang gagaling lahat ng mga bagay na ating kinabubuhay, mula sa pagkain, tirahan, damit, mga gamit, gamot, at marami pang iba. Ngunit, ano nga ba ang dapat nating sagawa upang mapanatili itong maayos at sagana? Ano-ano nga bang mga hakbang ang dapat nating limitahan o iwasan? Ang kakulangan natin sa kaalaman sa pangangalaga sa ating kalikasan ay siyang nagdudulot sa atin ng panganib at mga trahedya. Ang labis sa pang-abuso dito tulad ng walang limitasyon na pagpapatayo ng mga infrastruktura, tahas ang pagpuputol ng mga puno, at paggamit ng dinamita sa pangingisda ay maaari magdulot sa atin ng mga problema. Ang mga nararanasan natin mga trahedya ay nararanasan din sa ibang panig ng Asya. Gusto mo bang hindi na masulyapan ang likas na yaman ng ating susunod na henerasyon? Isipin mo, hindi pa ba sapat ang halos taong-taong nararanasan nating matinding pagbaha? Landslide, malawakang sunog sa kagubatan, iba't ibang uri ng fenomena at pagbabago ng klima? Paano na ang susunod na henerasyon? Tayong mga mamamayan at lahat na nabubuhay dito sa mundo ang may kagagawa ng pagkasira ng ating likas na yaman. Kaya nararapat lang na tayo rin ang managot at singilin. Ngunit, maiiwasan naman sana ang lahat ng ito kung tayo ay magtutulungan at kung tayo ay magbabago. Ating simulan sa ating sarili, sa ating bahay, sa loob ng ating tirahan, sa simpleng paghihiwalay ng mga nabubulok na basura sa mga hindi nabubulok, sa simpleng pagre-recycle, o pwede rin naman sa pagtulong sa paglilinis ng ating komunidad. Sabi nga nila, you can make a difference. Kumilos na tayo habang pwede pa natin isalba ang biyayang pinahiram lamang sa atin ng may kapal. Alagaan at ingatan natin ang ating likas na yaman. Gets mo? Gets ko! Upang mapalalim pa ang inyong pag-unawa sa paksang tinalakay, sagutan ninyo ang mga gawain na nakapaloob sa inyong mga module at sanayang papel para sa araling ito. Tandaan, buksan ang isipan, palawakin ang kaalaman upang makuha ang esensya mula sa pag-aaral ng kasaysayan. Hanggang sa muli, paalam!